Then, sabi dito, sign in to the network. Okay? Once na-click natin to, magre-redirect siya dun sa portal na ginawa natin. Then, log in. So, ayan. Connected na tayo. Ngayon, since yung voucher na to sinet lang natin sa 1 Mbps, upload, then download 1 Mbps, check natin, try natin mag-speed test. For download, ayan, 0.9. For upload, today, magsiset up tayo ng voucher type is Wi-Fi. Using this technology na TP-Link AAP110 Wireless Access Point. Usong-uso ngayon ang negosyong piece Wi-Fi, lalo na sa mga probinsya na kung saan very limited o halos walang access sa internet ang mga tao doon. Kaso nga lang, mahal at masyadong mahirap ang ganitong negosyo sa mga taong walang masyadong alam sa electronics o computer. Ang presyo ng mga piece Wi-Fi ngayon ay nagre-range from 4,000 to 15,000. Depende sa klase ng material o system na gagamitin mo. Pero alam nyo ba na sa halagang 1,200 to 1,500 pesos lang ay makakapag-set up ka na ng sarili mong piece Wi-Fi business. Ito ang voucher type Wi-Fi system. Very convenient yung ganitong klaseng system kasi hindi mo kailangan maging expert sa electronics o computer para magawa ito. Ito ay perpekto para sa mga may-ari ng cafe, hotel, schools, shops, o kahit sino na nais magbigay ng controlled access sa kanilang Wi-Fi network. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga hakbang na kinakailangan upang i-set up ito at kung paano ito magagamit upang lumikha ng mga voucher na maaaring niyang pamahagi sa inyong mga customer o bisita. Kaya huwag mo sanang i-skip ang video na ito at panoorin hanggang sa dulo. Guys, bago tayo mag-start, baka pwedeng pakilike ang video na ito at mag-subscribe ka na rin para ma-inspire pa tayo gumawa ng mga videos gaya nito. So guys, bago tayo magsimula, i-prepare natin yung ating connection galing sa internet. Ito yung connection ko galing sa main modem dito sa bahay. So, i-determine nyo kung ano yung ISP modem na ginagamit nyo sa inyong bahay. Merong yung mga router doon, meron yung ganitong port sa likod, doon ka kumonek. So, kailangan natin ng dalawang LAN cable. So, ito, meron ako na ditong naka-ready. Ito yung connection galing doon sa main modem ko na may internet connection. At tapos, yung isang cable naman is connected dito sa PoE port. Okay? Then, diretso yan dito sa may. Nag-iisa lang yung port dito sa may ating mismong antena. Ayan. Diyan yan naka-insert. Ngayon, ipapower on natin ito. So, yun guys. May kuryente na. At ito, mas obvious dito. Ayan. And then, bago tayo mag-start, i-reset muna natin to para sigurado na naka-factory default yung program nito. So, maghanap lang kayo ng kahit anong maliit na bagay na pwedeng pansundot kasi mayroong maliit na butas dito, i-reset natin siya. Just 3 seconds, hold 3 seconds lang para mag-reset siya. So, mababantayan natin dito magbe-blank yung LED. Okay. 1, 2, 3. Once mag-blank, bitaw. Yan, bitaw natin. Yan. So, magre-reboot yan. And then, after nyan, naka-default na to. So, ayun, after nyo mag-reset, kailangan natin itong i-connect dito sa LAN port. Yan. Yan. So ngayon guys, active na yung Wi-Fi nito and supposedly may internet na to galing dito sa linya na yan. So once na mag-connect ako dito, may internet na yan. Pero hindi sa secured. So since gagawin natin itong voucher type Wi-Fi system, magko-configure tayo ngayon sa computer. So guys, ngayon yung computer ko connected pa sa LAN or Ethernet port. So, ang gagawin natin, kailangan nating kumonek sa Wi-Fi ng ating TP-Link AAP110. Ito. So, bago niyan guys, magde-disconnect muna ako sa Ethernet. Kasi, mag-error ako mamaya once connected ako sa Wi-Fi ng AAP110. Dahil, at this time, connected pa ako sa main router dito
sa aming modem sa bahay. So ngayon dapat isa lang yung connection ko sa wifi ng AAP. So may internet pa rin ako kasi yung AAP 110 natin is meron ng internet. So ngayon disconnected na ako. Then pupunta ko dito sa wifi, i-on ko yung wifi ng computer ko. So ito, dito ako magko-connect kasi ito yung default SSID ng ating TP-Link AAP110 na antenna. So magko-connect lang ako dito since wala itong password. Diretso lang ako nito ko-connect. So ayan, connected na tayo guys. So supposedly may ano na to, internet. So guys, ngayon connected na tayo sa internet. May dalawang program na kailangan nating i-download. Ang Umada controller and Java program. So bakit natin kailangan ng Java? Kasi yung Umada controller is required yung program ng Java. Yung Umada controller yung gagamitin natin para mag-set up ng ating AAP110 na TP-Link antenna. So, mag-open lang tayo ng ating browser. Dito sa browser, i-type lang natin Umada controller. And then, yung first na option na lalabas, click lang natin ito. And then, ayan, ganito yung makikita nyo, download for Umada Supercontroller version 5. Yung pinaka-latest na release, yun yung i-download natin. So, ito. So, since nakapag-download na ako dati, so, i-ano ko na ito, kukross. Next is yung Java. So, ita-type lang din natin dito, Java. Then, yung first option na lalabas, parang ganito, or kaya ito, click nyo lang yung download. And then, i-click nyo lang din itong button na to para ma-download yung program. At dahil nakapag-download na rin ako, so, cross ko na rin yan. Okay. Yung next na gagawin natin, mag-install tayo. So, last time, nakapag-download na ako ng Umada controller, itong file na to. And then, yung Java naman, ito. So, ang Java, madali lang ma-install. Right-click nyo lang, click or double-click. Pero mas maganda, right-click, then run as administrator. Yan. Pero dahil nakapag-install na ako, so hindi ko na ito ipoproceed. And then, yung next naman, itong Umada controller. First, kailangan natin i-extract yung laman nito. Gagawin lang natin right-click. I-click nyo itong naka-zip file na Umada file. Right-click, then extract all. Extract natin yan. Dahil nakapag-extract na ako, bali, ito yung magiging output niya. So, i-click nyo lang yan. Okay. Then after nyan, ito guys, itong Umada controller.exe, yan yung, ito yung i-run natin. So right click, then run as administrator. Select nyo muna to, then right click, run as administrator. Once nakapag-run na kayo nyan, just follow the instruction on how to install. Medyo may katagalan yan, so be patient lang. So guys, after nyo makapag-install ng Java at yung Umada controller, may lalabas na dialog box tulad nito.
So, unfortunately, sa akin, nung nag-install ako nito, gumana naman to. Pero nung inulit ko siyang i-run, hindi ko na ma-open to. So, hindi ko ma-launch yung web app console nit. Yung web app console ng Umada. And yung ginawa ko lang guys para ma-launch ko ulit ito ulit, meron tayong pupunta ka lang dito sa ano, drive C ng computer mo, di ba? I-click mo lang yung this PC, then sa drive C, and then hanapin niyo yung users. Under sa users, piliin niyo kung ano yung users profile ng computer niyo, kung anong user profile naka-login yung ano mo account. In my case ito yung sa akin. And then dito hanapin niyo yung Umada controller. Then under sa Umada controller, makikita niyo yung bin folder. Sa loob nito, dito niyo makikita itong start.bat. I-run niyo lang 'yan, i-click, then right click, run as administrator. Once na-run niyo na, lalabas ito. At the same time, lalabas na yung ating controller. So ngayon, i-hide lang natin to. And then, antay natin na matapos yung configuration niya. So ayan, once na natapos na yung ano, ito, automatic na ilalunch niya yung link na to. Ito guys, tumatakbo lang to sa computer mo. And under dito sa localhost. Anyway, sinasabi ko lang na tumatakbo to sa local nyo. Ibig sabihin, hindi nyo kailangan ng internet para ma-open ito. Kailangan lang nagra-run ito. Once nagra-run ito, ma-access nito. Okay? So ngayon, i-click lang natin yung let's get started. So dito, ilalagay lang natin yung controller main administrator. So depende sa inyo kung anong gusto niyo ipangalan dito. Ako ay papangalan ko lang tong ano, G-code. Right, ganyan na lang. G-code PC controller. Yung email naman, kahit anong active email niyo. So sa akin gcode.itsolution@gmail.com. So, password required dito guys ha. Yung administrator name, email, password required yan. Maglalagay tayo dito ng password. Yan, nakapaglagay na tayo ng password. Then dito, to enjoy Umada cloud service, you can log in and bind your TP-Link ID to your controller. So we need a TP-Link ID para magkaroon tayo ng cloud access. Actually, hindi naman to masyadong required guys. Pag i-disable natin to, hindi na natin to kailangan. Pero ang advantage dito, pag meron tayong cloud access, is kaya nating i-remote yung ating TP-Link AAP na ano, controller or antenna. So, mag-create tayo ngayon since wala pa tayong account. Click lang natin yung register now. Then, mag-open yung panibagong tab. So, bilisan lang natin. Then, accept. So, hindi ko na ito kailangan. Sign up. Activate your email. So, an activation email has been sent to my email. So, once na-receive natin yung confirmation email, click lang natin to para ma-activate. Okay. Activation succeed. So, your TP-Link ID has been activated. Go back to the web management TP-Link. Okay. So, once na-activated na yan, balik tayo dito, ilagay natin yung TP-Link ID. Take note, yung TP-Link ID natin is yung Gmail na niregister natin during sa pag-sign up. Then, yung password. Kung ano yung password na create mo during registration. Okay. Login and bind. Okay, kailangan pala natin itong i-accept.
and login and bind. So once okay na guys, ito mag-enable yung next. Click lang natin to. Andito, how would you like to set up your new controller? Config new setup. Click natin to. So under sa Umada Setup Wizard, dito, ito yung controller name natin, Umada controller. Yan, para unique lang. Mas maganda unique yung ano natin, controller name. So dito madali ko malalaman kung anong computer yung ginagamit natin para sa ating Umada controller. Then country Philippines. And dito controller time zone. Di naman ito masyadong require, pero i-correct lang natin yung time zone natin. Siguro hanapin natin dito yung Taipei, Taiwan. Let's see kung meron ba. Ayan guys, Taipei, Taiwan. Pwede yung Kuala Lumpur, Singapore, pero medyo may kalayuan tayo ng konti sa Singapore. Yung Taipei, medyo yun yung pinakamalapit sa Philippines. Yan, enable lang natin yan. Then, next. So, we are here in create site name. Yung site name natin. So, Philippines, time zone, ganun din, Taipei. Plus 8, hanapin niyo yung plus 8. Sa mga plus 8, dito niyo UTC plus 08, then Taipei. Device account, I think ito yung account na, okay guys, dito ito yung default username at password kasi ng ano natin, TP-Link AAP110 is admin. Dito i-update natin yung ating device account username at password. Siguro i-retain lang natin yung admin username, but yung password babaguhin natin. So ako, the same password lang ilalagay ko dito. Ayan. And then application scenario, kayo nang bahala kung anong pipiliin nyo. Ako, isi-select ko lang yung home. Then next. So guys, under dito sa configure device, pwede tayo mag-configure, pero this time, ano lang natin, skip. Fortunately, wala siyang may scan na ano. So, skip lang muna natin to. Next lang. Skip lang din natin yan. Dito, i-configure natin yung wifi ng ating antena, yung TP-Link AAP110 antenna. Ilalagay natin dito yung SSID tsaka yung password. Pero, dahil gagawin natin itong voucher type system, skip lang natin yan. Kasi later pa natin yan i-configure. Skip. So ngayon, pagdating niyo dito sa summary, pwede niyo i-review yung details na nilagay niyo. Then click finish. So ngayon guys, pwede nating may scan para ma-download natin yung Umada app. So that ma-access natin yung ating device using the mobile app. But this time, hindi muna natin yan gagawin. Yung maglalagin tayo ngayon using our TP-Link ID na ginamit natin sa pag-register kanina, yan yung password. So, lalagin tayo guys. Yan. So, yan guys. Dito, bali, once na makapag-login tayo, ito yung makikita nyo. Ito yung instruction on how to explore the
Umada controller application. So, i-skip lang natin to. So, under dito sa control overview. So, ito yung site list natin, yung ginawa natin kanina, J-Code Wi-Fi Voucher System. So, ngayon guys, hanapin natin yung ating device. Punta lang tayo dito sa may sidebar. Makikita natin yung dashboard device logs. Click natin yung devices. Then, under dito, since wala dito yung device natin, click natin yung unknown device. Then, bali ito. So, ngayon, naka-pending pa siya. So, yun ngayon, yung status na yung naka-pending. Then, under dito sa action, i-click lang natin to, then, select adapt. Then, site. Yung ginawa nating site kanina, J-Code Wi-Fi Voucher System. Then, adapt. Kasi itong device na to, dito natin yan ma-access gamit itong site name natin. Okay. Adapting status. Provisioning. Once provisioning na yan, magiging connected na tayo. Then, under dito sa known device, click nyo lang guys yung known device kasi dito kanina nawala na siya. So, ngayon nandito na. So, then ulitin natin na disconnect siya. So guys, nagka-issue ako kanina na disconnected yung status ng ano natin. So I noticed na disconnected na din pala ako sa wifi ng ating controller, yung TP-Link AAP110. So ang ginawa ko ngayon, kumunik ulit ako sa Ethernet LAN cable ng aking computer. Para magkaroon ulit ako ng access sa internet. And then, ngayon, adapting ngayon ulit yung ating controller. So, try ulit natin kung may internet na ba tayo. Ayan, may internet ulit tayo. Balik tayo sa ating controller. Retry. Yan. So, connected na tayo sa ating device. So, once connected na yung ating device dito sa dashboard na to, next na gagawin natin, punta tayo sa my settings. So, dito may sidebar dito sa gilid. Maraming mga option dyan. Pero nandito sa baba yung settings. Click natin yan. And pupunta tayo sa wireless network. Mag-create tayo ng new wireless network. So, naalala nyo kanina, during sa initial na configuration, nag-skip tayo doon sa configuration Wi-Fi settings. Nag-skip tayo kasi dito na natin i-configure yung ating wireless network. So, mag-assign tayo dito ng network name or yung SSID. Let's say, so, ayan. Free Wi-Fi natin. And then, i-default lang natin yan. Yung band, ganun lang din. Then, yung security, select natin yung none. Kasi kailangan walang password yung ating Wi-Fi. Dahil yung voucher code, yun yung pinaka-password para makapag-access internet yung co-connect. So, let's select none for security. Then, dito okay na yan.
Hayaan nyo lang yan. Click apply. Okay. So, i-check natin ngayon kung alive na ba yung ating ISIS ID. So, guys, dito sa cellphone, open ko lang yung Wi-Fi para ma-check natin kung available na ba yung ating Create. Ayan. So, nakikita ko na dito sa computer, sa cellphone ko, yung free Wi-Fi. Yung ISIS ID na create natin para dito. So, available na siya. So, ngayon guys, wala pa tong layout. So, check natin. Connect tayo. Connected. So, ayan. Then, I think, internet agad to. Ayan, may internet na tayo. Dahil, hindi pa natin na configure yung para sa voucher system. Okay. So, balik tayo ngayon sa ating computer. So, ang next na gagawin natin is mag-create tayo na ngayon ng portal. Balik tayo dito sa ating sidebar. Maraming option na makikita nyo dito. Hanapin nyo yung authentication. Under sa authentication, select portal. Okay. Then, create new portal. So, dito, papangalan natin yung portal name. Let's say, okay. Then, i-enable natin to. Si-select natin yung SSID. Okay. Then, under sa default, ito. So, pwede natin i-check yung default. Ayan, naka-select na yung ating SSID. Then, authentication type. Piliin natin yung hotspot. Then, type of hotspot, voucher. Then, i-check lang natin yung HTTPS redirection. Enable lang natin. Then, dito sa landing page, pwede kang tawag doon, mag-set ng promotional URL. Pwede yung Facebook account mo. Ito kasi guys, once nakapag-login sila, saan sila pupunta? Pwede kang mag-set dito ng google.com. Okay? Pero ang sa atin, yung gagawin ko dito, gusto ko, once na nag-login sila, nilagay nila yung voucher code, then sign in, pupunta sila sa YouTube channel ko. So yun guys, ito yung ilalagay ko doon. Dito. So, dapat dyan sila didiretso sa ating YouTube channel. So, pagkalagay nila, dito sila didiretso. Dito naman sa voucher, magli-layout tayo. Makikita nyo dito sa ano, na ito yung makikita nila once kumonect sila sa ating hotspot. Dito sila ma-redirect. So once kumonect sila sa hotspot natin, automatic connected agad sila, pero wala pa sila ngayong internet. Then magre-redirect sila dito. Kailangan nilang ilagay yung voucher code. Then, pag-login nila, tsaka lang sila magkakaroon ng internet connection. Pwede tayo dito mag-customize, mag-import ka, pero i-edit lang natin yung current page. Then, pwede tayong mag-adjust ng color. Yan, pwedeng palitan natin yung background color, pero ako i-retain ko lang. Yung logo picture, pwede mong enable or disable. Ako ilalagay ko yung logo picture natin. May logo picture tayo. So, hindi natin mahanap yung logo natin. I-retain ko na lang yung default. And then,
Dito pwede yung ma-adjust yung input text color, yung color ng button, pwede gawing pula. So, bali mga anto, ayan, pwede natin gawing black or pula. Gagawin ko lang pula para, ayan. Tapos, yung background color, I think, iyan na lang natin. Siguro, i-default na ganyan. So, kayo nang bahala kung paano nyo i-customize yung portal nyo. Yung layout ng portal. Then, sa akin, I think, okay na to. Yung logo ng picture, pwede kong i-disable. O, pwede, ayan ko lang yan. Try natin yun i-download. Ito na folder. Ito. Open. So, adjust natin. Ayan. So, ayan. Yung layout natin. I think disable ko yung terms of service para hindi na malito si ano user. Welcome information, let's say. Then click apply. So ayan. Naka-enable na yung ating portal under sa SSD na ginawa natin, yung free Wi-Fi. So ngayon, i-check natin sa ating cellphone kung ano yung magiging kalabasan niya. So ngayon guys, kukonnect tayo ulit sa ating SSID na ginawa, yung free Wi-Fi. Ayan, so nag-auto-connect na siya. Pero mapapansin nyo ngayon na walang internet. Okay? Then sabi dito, sign in to the network. Okay? Once na-click natin to, magre-redirect siya dun sa portal na ginawa natin. So, ayan. Ito yung portal. So, kailangan natin ng voucher code para makapag-login tayo. So, ngayon, ang next step na gagawin natin is kikreate tayo ng voucher code. Balik tayo sa ating computer. Okay. So, yung next step, create voucher code. Pwede natin i-select yung created portal. Then, under dito sa action, click edit. Ayan. Then, click natin yung voucher manager. Pero, mayroong isang way din. Under dito sa organization sa may taas, click natin yung hotspot manager. Yan. Then, voucher. Then, create voucher. Yan. Dito tayo makakapag-create ng code. So, dito, create voucher, voucher's group name. Let's say, free Wi-Fi vouchers. Then, portal privilege. Yan. Click natin to, select natin yung portal natin. Or pwede din all including all new created portals. Pwede din. Ibig sabihin, lahat ng created portals, applicable yung voucher group na to. Ngayon, yung code length, pwede ka mag-create ng code between 6 to 10. So, siguro, gagawin lang natin 6. Then, yung code format, pwedeng numbers, then may halong letters. Ayan. O pwedeng letters lang. Pero ako, gagawin ko lang numbers. Then, yung amount, yung voucher code na gagawin natin ngayon is ano yung amount. Okay. Siguro guys, babaguhin natin yung voucher group name natin instead na free Wi-Fi vouchers. Gagawin natin vouchers 10 pesos.
Kasi yung vouchers na magagawa, mag-generate dito is for 10 pesos na amount. Pwedeng 1 or 10, nasa sa'yo yan. For ito, for inventory purpose yan. Para matrace mo kung anong yung presyo ng voucher na nagamit na or nabili, ganun. At least, may inventory ka. Pwedeng 5, 5 pesos, 10 piso per voucher, ganyan. Pwedeng 50 pesos, ganyan. So, depende. So, let's say gawin lang natin 10 pesos. Then, type, limited usage count. Ibig sabihin dito, ilang device ang pwedeng gumamit sa voucher, sa isang voucher. Let's say, pwede sa isang voucher, pwede yung gumamit is 3 or 2 or 5. Pero gagawin lang natin 1:1. Isang voucher sa isang device. Ibig sabihin, voucher na yan, pag ginamit ulit sa iba pang cellphone or computer, hindi na gagana. Pwede tayo mag-set ng limited online users. Pwede din unlimited for usage. So, nasa sa'yo yan. Yung duration type naman, voucher duration. Siselect lang natin yung voucher duration. Then dito under sa timing, pwede tayo mag-set ng by usage or by time. If by usage yung pipili natin, ibig sabihin, magsiset lang tayo ng, for example, 1 gigabyte data for this specific voucher. Pag naubos ng user yung data na yun, madidisconnect na siya. Mawawala na siya ng internet. Pwede din tayo mag-set ng time by time. Ibig sabihin, gaano ka tagal bago mag-expire yung voucher ni user. So, for me, let's say yung 10 pesos na voucher is tatagal lang siya ng isang oras. Set natin 1 hour. Pwede yung ganun. Pwede din tayo mag-set ng by usage. Let's say 1 gigabyte para sa 10 pesos. Pwede din ganun. So, ngayon, set lang natin by time. So, yung 10 pesos natin for 1 hour. Duration of 1 hour. Rate limit. Dito guys, ililimit lang natin yung ano niya. Tawag doon. Yung data. Select na natin custom. Ayan. Dito. Gaano ka, ano yung speed limit for download and speed limit for upload para sa 10 pesos for 1 hour. Kasi pwede tayo dito mag-set ng 50 pesos for 1 hour pero mabilis yung internet. So ako, pag nag-set ako ng 10 pesos na voucher code for 1 hour, ginagawa ko lang yung download limit for 2 Mbps. Yan. Yung upload din is 2 Mbps. Yan. So, dito, for the sake of this tutorial, gagawin lang natin 1 Mbps. Then, yung validity naman ng voucher, pwede tayong mag-set ng expiration. Pwede din hindi. Ang gagawin ko lang, hindi ko lang ito siset. Okay. Pwede din tayong mag-set dito. Ibig sabihin, hanggang kailan pwede lang magamit yung voucher code. So, pag magne-negosyo ka ng voucher code guys, o voucher type Wi-Fi system, ako hindi ko nare-recommend yung voucher validity. As long as na available pa rin yan, since makikita nyo naman yan sa system, kung ano yung mga vouchers na naibenta or yung mga hindi pa nagamit. Tsaka madedelete mo naman yan later on kung hindi mo na mamonitor na saan na yung code na to. Anon. So, i-disable lang natin yan. And ito optional na to. So, pwede na natin save.
Ayan, may voucher na tayo for 10 pesos. Pwede pa tayo mag-generate ng panibagong vouchers for 20 pesos, 50 pesos, ganun. Then, dito pwede na tayo mag-print. Ayan, makikita niyo yung details ng mga code natin. So guys, may correction lang ako. Explain ko lang ulit. Iko-correct ko lang yung sinabi ko kanina. Create ulit tayo ng voucher group. Under dito sa amount, hindi pala ito yung amount ng or yung presyo ng voucher code na gagawin natin. Let's say, gagawa ko ng panibagong voucher group. Let's say, voucher this one for 50 pesos. Voucher 50 pesos. And yung code length, let's say, gawin ko lang 6, then mga numbers. Dito, yung amount na ilalagay nyo dito, from 1 to 500, maximum 500, ito yung number of voucher code na i-generate natin for this group, voucher group name. Let's say, gusto ko mag-create ng vouchers na nagkakahalaga ng 50 pesos, pero 20 piraso lang. So, yan. So, this is a number of voucher code na i-generate niya. Then, limited users, let's say 1. Then, voucher duration. Siguro, ano ko na to. Lagyan ko na din ng English letter para rumble. Then, duration, ayan. By time, let's say 24 hours for 50 pesos. Rate limit. Magkukustom tayo kasi limit na yung download at upload ng 1 or let's say since 50 pesos to gawin natin 5 Mbps para matuwa naman si client. By 5 Mbps for download and 5 Mbps for upload. Ngayon, yung sinasabi ko kanina ng presyo para dito sa ating voucher group na 50 pesos dapat, hindi pala dito ilalagay. Dito sa baba. So, select nyo lang yung click nyo lang to, then select nyo yung PHP. Maraming option yan. Pag first time nyo itong i-click, mahanap, maraming mga option dyan. Piliin nyo lang yung PHP or Philippine Peso. Gagawin ko itong 50 pesos. Actually, optional naman to. Pwedeng hindi nyo nalagyan. Pero for inventory purposes, sabi ko nga, for inventory purposes, mas maganda lagyan nyo. Gagawin ko itong description. These vouchers cost 50 pesos. Then, tsaka nyo na i-save. Take note, ginawa natin 20. Or let's say, gawin lang natin 5. Number of 5 codes lang para dito sa 50 pesos. Then, save. Yan. So, ito yung vouchers natin na 50 pesos. Mapapansin niyo 0 over 15. 0 over 5. Ibig sabihin may 5 voucher code tayo dito. Click natin itong details. Ayan. So, bali hanggang 5 lang select 0 of 5 items. So, hanggang 5 lang yung na-generate niya. So, ayun. So, yun guys, kung may printer kayo, i-click lang natin itong print unused vouchers para ma-print yung mga available vouchers na hindi pa nagagamit. So, since wala tayong printer, i-ano lang natin to. I-picturean or susulat. So, ngayon, for the sake of this tutorial, susubukan natin itong code na to sa ating cellphone. So, guys, dito sa ating portal, mag-input tayo ng isang voucher code na ginawa natin. Let's say 799-637. Then, login. So, ayan. Connected na tayo. Ngayon, since yung voucher na to sinet lang natin sa 1 Mbps, upload, then download 1 Mbps, check natin, try natin mag speed test. Ayan. Dapat yung speed nito is nasa 1 Mbps lang. So, ayan.
po download. Ayan. 0.9. So almost 1 Mbps din. For upload. Okay. Almost 1 Mbps. So ganun lang guys yung paggawa ng voucher type na Peace Wi-Fi Business or voucher type Wi-Fi system using TP-Link AAP110. So kung gusto niyo bumili ng mga ganito, yung legit na mga supplier, ipo-provide ko yung link sa description ng video na to. I-check niyo na lang yung link para ma-redirect na kayo dun sa store kung saan kayo pwedeng makabili. So, hopefully nagustuhan niyo yung channel na to, guys. And don't forget to subscribe para ma-inspire naman tayo na gumawa pa ng maraming video tutorial gaya nito. So, malaking tulong po yun sa atin, guys. Yung next video na gagawin natin, guys, since dahil dito mano-mano yung pag-input ng code, for example, how about walang tao sa inyong bahay o walang may magmamanage para magbigay ng code dun sa client. So, mahirap yung ganun. Ang gagawin natin, yung next project natin, for our next upload, is gagawa tayo ng system na kung saan si client or si customer maghuhulog ng piso, 5, may coin slot, sasamahan natin ng coin slot with our itong natin TP-Link na Peace Wi-Fi. So, abangan nyo yung video natin sa ating next na vlog.